Kahapon po, inumpisahan ko na ang studies natin dyan. We talk about not the beginning of the creation. We talk about the in the beginning. But not in the beginning of creation. Hindi Genesis 1:1. Kung nais mong maunawaan talaga ang sequence na ganyan, you need to go bago creation. And bago creation, ay ginamit po natin ang tamang verse dyan is John 1:1. Okay? Inumpisan ko kahapon yan. Kung kayo nanonood, may, napakaganda. In the beginning, hindi po yan sa creation, ha? Ito ay bago creation. Wala pang second heaven, wala pang first heaven, at wala pang earth. This is the verse. In the beginning was the Word. Sino yung Word? In that verse also, and the Word was with God. And the Word was God. Yung Word na yan ay none other than the Lord Jesus Christ. Kaya pag mag-umpisa kayo, you should not start in creation. You start in the beginning. Amen? In the beginning was God. Ang word na God na yan, hindi po yan singular. That is plural form. Elohim sa Hebrew. Ang ibig sabihin, more than one. Alam ba ninyo na na-brainwash tayo ng one God manifested in three? Hello? Kahit Baptist, kahit Protestante, kahit anong religion, mula pa noon, lagi ang tinuturo ng mga pastor, one God manifested in three. Pero, ang unang mention ng God in the Bible is Elohim. Na ang ibig sabihin, in plural form. Hindi siya isa. Ilan siya? In-emphasize ko yan kahapon nang sabi ko, God in plural form, ang unang maling turo about God is this. The monotheism teaching. Yung word na monotheism is this. One God. Monotheism. Wrong teaching yan. Mayroong another form of teaching, tawag nila sa theology ito ay polytheism. Yung word na polytheism means many gods. Many gods. Pag sinabing paganism naman, the religion of many gods. Hello? Kung mali ang monotheism, one God, kung mali ang polytheism, ano ang tama? Ang tama is Elohim. Ano yung tama? There are three. 1 John 5:7. Tingnan nyo. I want you to take notes kasi ito doctrinal teaching ito. Hindi ito basta-basta. Maraming mga pastor mag-oppose dito. But I don't care what other pastor think. I want you to be taught properly. Understand well. Bakit? Pananagutan ko sa Panginoon pag hindi ko ituturo sa inyo to. Amen? Ang tama ay ano? There are three. Hindi sinabing there are one manifested in three. Tama? That be record in heaven. I-emphasize ko itong in heaven ito. This is not the atmospheric heaven in which we abode. This is not the planetary heaven, outer space. This is the third heaven where God abode. Come on. Aralin nyo sa Genesis chapter 1, wala kayong makikita that the third heaven were created. Ang creation ay nandoon sa second heaven, planetary, at saka first heaven, at saka earth. Pero hindi ninyo mababasa sa Bible, where in the Bible, that
creation started in the third heaven. No. The third heaven is there already. Hindi siya create. Because nandoon yung trono ng Diyos. At ang trono doon tatlo. In the third heaven. Hello? Amen? That is the beginning. Hindi creation ang beginning. Napansin nyo? The word, John 1:1, ano sabi? In the beginning was the word, and the word was with God. Yung with God na yan, sino yan? That is God the Father. The word, Jesus Christ, and the word was God. With God. Dalawa na yan. Amen? Oh. Tapos tingnan nyo. Verse 2. Okay. The same. What? Was in the beginning with God. Oh. Walang creation pa dyan. The same. Saan? Doon. Before creation. Yan. Tingnan nyo yung verse 3. Ang verse 3, dito umpisang creation. All things were made by Him. O, see? Creation na yan. And without Him was not anything made that was made. Ang verse 3, doon pa lang ang creation. Pero verse 1 and verse 2, before creation. Amen? Yun eh. Sino yung in the beginning? Balik, verse 1. In the beginning was the Word. Yung statement na yan, in-emphasize yung kapon. The Word was with God. And the Word was God. Yun ang mga statement before creation. Amen? Now, maraming mga pastor, hindi inaral yan. Our biblical and doctrinal studies will be against to all common knowledge. Itong pag-aaral natin ito, ang nais kong i-share nyo yan, ha? And I want you na lahat ng aking tinuturong ito, naka-record yan, ha? Okay, it should be recorded. It should be preserved. As much as possible, ilipat nyo kung mawawala siya, no? Ang tatlong teaching ni Pastor Erwin, ganun din, ilipat nyo yan. Kailangan may ano tawag nga yan? Memory bank ba yan? Ilipat mo doon lahat ng mga turo. Make sure, ha? At itong tinuturo ko, importante ito. With all the verses that we have. Okay? May isang pastor na po, na nakita ito, sabi niya, Sai, pwede ba ibigay mo sa akin yan? Gusto niyang kunin? Ay, wag! I want to study that eh. Gusto ko yung makwan. Gusto ko yung ituri din sa church ko. At pag nagawa ko na ang final building ko, ipapaukit ko yan sa aking kwan. Sa wall ng simbahan ko. Para pag yan ay naka-painted yan, naka-ukit yan, napambihira, ituturo ko yan sa mga membro ko. Pero please, give me the information. No? Dahil gusto ko ituro yan. At mula ngayon, hindi na rin ako matatakot magturo ng prophecy. Sabi ni Pastor Ando sa akin yan. Sabi, alam mo, Sai, mula-mula, hindi ako nagtatouch ng prophecy. Nagtitouch lang ako pa kunti-kunti lang yan, pero specific, ayaw ko. Bakit di ako maalam dyan? Naku, pareho tayo. Ayaw kong gumawa at magturo ng prophecy na hindi ko alam. Pero with all of this and with all the verses, alam mo, Joe, sabi ko, lumakas sa loob ko eh. Ang kaya ko nang makipagbuno kahit sinong pastor na Bible Bab talking about prophecy. Because I know the standard and I know the situation now. Kaya hindi na ako natatakot. Pero ano ang pattern? Ang pattern ay ito. Ang pattern ng eternity past to eternity future, ang pattern lagi ay ang Diyos, the Trinity, who is the one who was the creator of the universe and all the earth, of all the heavens. Hello? Ang pattern, sila. Kasi sila nag-create eh. Amen ba? Okay? Kaya yun ay hindi dapat makalimutan at hindi dapat makaligtaan natin. God, Elohim. Punta tayo sa outline.
Come on. Ang title niyan ay God's number. God's number, okay? In view of the prophetic studies, makinig mga members, and I want you to note everything on this. God's number should be the order. It should be the basis and the pattern that should be understood well by everyone who study and learn it. Failing to see it in this system and order will make that person fail rightly dividing the word of truth. Tandaan nyo ha, pag maraming nagtuturo ng prophecy, prophetic, at sa kanilang pagtuturo, ang dami mong itatanong. Ang daming butas. Bakit po? Kasi yung pattern is in the book of those who are studying it, but not in the biblical way, and it is not in the scripture based upon the Trinity who was the one who created the universe, who was the one who created the whole heaven and earth. Tandaan nyo po, kaya nandyan yung number. Sunod yan, aaralin natin God's number. 1, 3, at saka 7. Kasi yun ang basis lahat. Tapos pag tiningnan nyo lagi yan, 3, 7. 7, 3, 1. Lagi po yan, ganun eh. Kaya hindi ka magkakamali. Kasi the verses will testify. Amen ba? Okay? Now, kaya maraming napifail sa pag-aaral ng prophecy, it's because hindi na i-pattern sa nag-create nito. At walang iba kundi yung Elohim God, which is the three. Kung mali yung monotheism, kung mali yung more than three, what is the proper one? The proper one is three. In unity, the triune God is the proper one. Hello? Amen? Move. 1 Timothy 2:15, ano sabi niya? In eternity past, study to show thyself approved to God. Remember this. Ang studies hindi para approve ng tao. Ang studies hindi para sabihin, ang tao galing. Hindi. Approve dapat. Ang Diyos ang magaling. Sundin natin ang pattern na itinuro ng Diyos. Hindi yung tinuro ng tao lang. May amen naman dapat? Amen? Approve, not by men, approve by God. A workman that needeth not to be ashamed, what? Rightly dividing the word of truth. Kaya divided. Ang division lagi, tatlo. May heaven, may earth, may under the earth. Tatlo yan eh. Pag ang earth na create, may core, may crust, may mantle, may core. Amen? Pag heaven ang create, may first heaven, may second heaven, may third heaven. Hindi mo pwede magkamali. Sila kasi ang nag-create. Amen? May 7 days creation. Hello? May 7 location ng paradise. May 7 years tribulation. May 7 words of, ano tawag to? Last word of Jesus Christ, pito. Pito. Nandyan eh. May 7 ones of God. May 3 sevens in the tribulation. May 3 raptures in the future. So ang dami po. Lahat yan pattern sa Diyos. Hindi pwede magkamali yan. Amen? Okay. Kaya in eternity past and eternity future, from everlasting to we must see Jehovah God, Elohim. Ang ibig sabihin niyan, in plural form. And that is the plurality of God. Bakit po? Tingnan natin ha. Hindi po isa ang Diyos. Anong sinabi sa 1 Samuel 4:8? Tingnan ninyo. Write the verse down. Woe unto us who shall deliver us out of the hands of this mighty, tingnan nyo, gods. Hindi God. These are the gods that smote the Egyptians. Di ba? Ano yung Egyptians? Yun ang pinadalhan ng mga plagues. Tama? Oh, ang sabi nila, see who will deliver us. At ang sabi yan, who will smote, who had smote the Egyptians with a plague?
in the wilderness. So with that, mga kapatid, makikita natin na hindi isa. Alisin natin yung pagka-brainwash na isang Diyos manifested in three. Wala kayong mababasa sa Bible na ganyan. Amen? Ang mababasa ninyo ay ito. Three. Three. Three gods in unity. Kaya ang tawag noon, triune God. Yun ang Trinity natin. Triune God. Three in unity. Yun ang biblical eh. Tingnan nyo ang verse number 8 ng first John chapter. Binasa natin yung 7 eh. Tingnan nyo yung 8. Ang ganda. Klinaro lalo. Anong sabi niya? And there are three. Napansin niyo? Lagi una yung three, no? There, seven muna. Seven. Tingnan nyo. There are three. Tama? That bear record in heaven. Three is number. Hello? The Father, God the Father, the Word, God the Son, and then the Holy Ghost, God, the Holy Spirit. These three are one. Liliwanagan niya kung these three are one. Kung ano yan. Verse 8. There are three. Kung sa langit meron, sa lupa meron, that bear record in, bear witness in the earth. The Spirit, the water, and the blood. Tapos niliwanag niya, these three agreed in one. Ang tatlong ito, nagkakaisa, they are united. Kaya yung one dyan is not a number. Kasi pag ang three number, maging redundant pag ang one number pa. One is talking about unity. Ano ibig sabihin ng unity? Ito yan. Marami kayong mababasang one sa Bible. Iiwanan ng lalaki ang babae, pipisan sa kanyang asawang babae, at sila'y magiging isa. Yung one dyan, hindi po number. Bakit po? Kasi yung lalaki at babae, hindi na, nung nagsama, hindi naman magiging balaki. Hindi. Amen? They will be united. One. Oh. Tingnan nga natin. Kung mayroon tayong mga sample ng one dyan, tingnan ninyo ha. Isa-isahin natin. At palapit na ang pagkain. Nandyan na oh. Oh. Amen. Pag nagugutom na ako. Huh. In eternity, that three God, ipokus mo. Maraming hindi mag-agree sa akin yan. Ako, mayayari na naman ako niyan. Sigurado. Pag may nakabasa at nakapanood nito, mga pastor, didibatihin ako na yan. Pero wala akong pake. Basta't ang Bible tama. Hindi naman ako nag-declare niyan eh. In eternity, God Elohim eh. Hindi mo man pwedeng sabihin, one, plural nga eh, hindi singular eh. Hindi mo man pwedeng sasabihin, more than three, kasi magiging polytheism siya. Hello? Kaya ang tama talaga, three, that is united. Yun ang Trinity natin. Come on. Amen ba? Oh, In the beginning, God created the heaven and earth. Now, tuloy-tuloy tayo ha, kasi napadaanan na yan. That three gods are involved in creation. Hello? Ang tatlo, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, was involved in creation. Anong verses? Okay? Nabasa na natin yan. Genesis 1:1, in the beginning, God, Elohim, created the heaven and the earth. Verse 2, Genesis 1:2, anong sabi? And, come on, ang bagal ah. The earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God, nandiyan yung Holy Spirit, involved eh. Hello? God the Holy Spirit, move upon the face of the water. Sa verse 2, nandiyan kasama ang working ng Holy Spirit of creation. Makinig ba? Sa verse 2 ng chapter
And at verse 3 ng chapter ng John chapter 1, nandoon makikita nyo, the Word created Jesus Christ. Yon. Amen. All things were made by Him. And without Him was not anything made that was made. Sino yan? That is God the Son. Tama hindi? And of course, nandyan din God the Holy Spirit. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? So hindi po pwede na hindi involved yung tatlo. Alam ba ninyo na sa salvation natin, involved din yung tatlo? Sino ang nagmahal at nagsugo? John 3:16. Sino? God the Father. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? Sino ang namatay sa cross to perform the substitutionary case na dapat tayo na mga unbeliever ang siyang may pako doon sa cross? Sino ang namatay doon? It was God the Son. Because He took the form of the servant and was made in the likeness of man. He took the sinful human nature or the human nature. Para ano? Para siya mamatay doon sa cross and shed His blood. Tama? He was the one who performed that. Pero sino ang nag-inter sa atin at nag-sealed sa atin? Ephesians chapter 1 verse number 13 ang sabi doon, it is the Holy Spirit who sealed us with the Holy Spirit of promise. Sinabi ko nga, akala ko, ang banal na Espiritu ang nagtatak. Hindi pala. Ang banal na Espiritu, ang tatak. Hindi nagtatak. Ang tatak natin, banal na Espiritu, nandito. Tingnan nyo. You were sealed with the what? Holy Spirit of promise, oh. Bawat isa, pag tumanggap sa Panginoon, not may tatak ka, banal na Espiritu. Ako ganun din. Ganun pala yun. Hindi tinatakan tayo ng virus. Hindi. It is the Holy Spirit na nandyan sa'yo. Yan ang seal mo. Yan ang tatak nating lahat. Pero alam nyo ba na in the Bible, there are three sealed? Kaya hindi tayo pwedeng mawawala. Hindi mawawala ang kaligtasan. Later na lang yan. Oh. The seal of God to the believers. Tatlo ho yan. The seal of God the Father, my verse. The seal of God the Son. And the seal of the Holy Spirit. Yan. Tatlo din ho yan. Kaya, pambihira. Secure ang kaligtasan natin. Pero tatlong tatak. Pak, 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 pak. Paano ka pa? Amen. Ganun kaganda yung Word of God. Oh! Amen. Oh, that three gods are involved in creation. Alam ba ninyo? Kaya, tayo din as a human being, ay three-part type human being. Mayroon tayong ano? Mayroong soul, mayroong spirit, at mayroong body. Bakit ho? Sila nag-create. Di tatlo rin. Nanuhaan nyo? The three gods. Sabi ng isa, hindi pwedeng gods tatlo. Tinanong ko yung isa eh. Sabi ng isang pastor, kasi ina-argue na ako. Niwala, bumalik lang ako. Saang scripture, pag ako naniniwala that God the Father is God, saang scripture from Genesis to Revelation na na-violate? Mayroon bang scripture na nagsasabi that God the Father is not God? None. Therefore, tama. Amen? If I believe that Jesus Christ is not only human, but He was God the Son, and it was emphasized well by the scripture, anong scripture ang nagbabiolate na nagsasabing hindi siya God? Where in the Bible? Show me. From Genesis to Revelation, wala ka rin mapapakita. Tama? Now, pangatlo, if I believe that God, the Holy Spirit, is God, where in the scripture nagsasabi na hindi sa Diyos? Ipakita mo. From Genesis to Revelation, mayroon ba? Wala rin. Therefore, if I believe, sabi niya, isa yan, na pambihira naman. Ang Father ba, Holy Spirit? Ang Holy Spirit ba, Father? Ang Father ba, Son? Yun ang paniwala ng Juanes kasi. Pero mayroon silang tinatawag individuality. Magkaiba yan. Amen. They can function well
they can function individually. Kaya may tawag dyan sila, mayroon silang individuality as their function. Bakit? Hindi naman pwede ang God the Father ang mamatay sa cross. Hindi pwede. Hello? Because in James 1, ano ba yun? 18. The Father is always up there in the throne. Wala kayong makikita na God the Father is moving. Ang nag-ililipat lagi, makikita ninyo, ang bumababa lagi, ang movement lagi is God the Son and God the Holy Spirit. Why? James 1:18, on His own will, He begat. Tama ba yan? Hindi yan. Yan, 17. Tingnan nyo. I-note nyo itong verse na ito, ha? Kasi importante yan. Every good gift and every perfect gift is what? From above. And cometh down where? From the Father. Saan si Father? Above. At doon ang gagaling yung mga gifts na binibigay sa atin. Hello? Amen? At ang sabi itong pinaka-importante, sabi niya, from the Father of lights. And then verse, yung stated, in who, with whom is no variableness. And near there was shadow of turning. Yung no variableness and shadow of turning, it means He is always there, permanent, hindi nag-move. Whew! Lagi yan nandun sa trono niya, hindi umaalis yan doon. Aralin pa natin later yan, mayroon pa isang kwana, mula sa from the past to the future, okay, from the new heaven and new earth, ipapakita natin in every segment, ha? In every segment of all of that creation, nasaan sila? Saan, sa time na ito, nasaan si God the Father? Sa time na ito, nasaan si God the Son? Sa dispensation na ito, nasaan si God the Holy Spirit? Makikita niyong paano with all the verses, mga kapatid. Bakit po? That is their movement and that is their working, hindi na yan working ng tao. Amen? So, tandaan nyo, yung verse na yan ang nagpapatunay na si God the Father hindi umaalis dun sa trono niya. Ang umaalis dyan, heaven, earth, moving, ganyan, one other than God the Son and God the Holy Spirit. Okay? Ha? Sabi ng God the Son, pag ako umakyat na, susugo ko. O earth, yung Holy Spirit. Amen? Nung si Jesus Christ bumaba, ang Holy Spirit bumaba rin. Pero saan? Yan. E makikita nyo, mayroong tinatawag ministry of the Holy Spirit in the Old Testament, in the New Testament, ang dami. Pero aaralin natin isa-isa, no? para ma-absorb ninyo. Hindi natin bibiglain. But slowly, but surely. Okay. Ilan sila in eternity? Ilan sila in the beginning? Ilan sila na gumawa ng creation? Alam nyo? Okay? The triune God. Three in unity. Kaya dyan na-form ang salitang Trinity. Okay? Three gods in unity. Three that is united. Amen? Next. The one. Ito na. Get ito ha. Pag sinabing one, means supreme above all. Yan ang mga meaning niya. Mayroong siya. Pag sinabing one, siya lang ang pinakamataas sa lahat. Wala ng iba. Yan ang isang meaning ng one. Okay? Supreme above all. Walang katulad. Next. One means singleness in kind. Yung pangalawa. Maraming father, but mayroon lang isang God the Father. Wala nang katulad na God the Father. Amen? Maraming Lord, pero isa lang yung Lord Jesus. Wala nang iba. Yan ang sinasabing singleness in kind. Okay? Ha? Maraming spirit, may tinatawag na bad spirit, may human spirit, but pag sinabing singleness in kind, mayroon lang isang Holy Spirit, wala nang iba. Amen? Amen? One and only. Ang pangalawang meaning niya, one means singleness in kind. Una, one means supreme above all. One means singleness in kind. One and only. And pangatlong meaning niya,
na ito, maraming nakalimutan ng mga ito. One means unity or united. Verse. Isa-isa natin yung verse. Ready na kayo? John 10:30. Alam na ninyo yan eh. Madali yan eh. I and my Father are one. Unity ang one doon. Because dalawa talaga sila dyan. John 17:10 and 11. Tingnan nyo. And all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. Verse 11. And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are one. Yung mga one dyan, mga kapatid, ay unity ang ibig sabihin. Tuloy, verse 21 and 23, that they may be one, pero lahat tayo isa. Amen? Pero kung titingnan yung ating quantity, hindi naman tayo one in number. Dami natin eh. Yan o. Hindi lang tayo yan, lahat yan ng mga saved. That they all may be one, as thou Father art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. Ang lahat ng one dyan, it is talking about unity at hindi number. Hello? Isa pang verse. Ang dami niyan eh. 1 Corinthians 3:8. He that planted and he that watered are one. And every man shall receive his own reward according to his own labor. Okay? Tuloy. Therefore shall a man leave his father and mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh. Lahat ng one dyan talking about unity, hindi po number. Okay? Ano pa? Mark 10:5. And Jesus answered and said unto him, for the hardness of your heart, he wrote you in these precepts. But from the beginning of the creation, God made him male and female. For this cause shall a man leave his father and mother and cleave to his wife. And they twain, two, shall be one. Ang liwanag eh. Silang dalawa ay magiging isa. Silang ang dami ay magiging isa. What he's talking about? He's not talking about number. He's talking about the union and the unity of them. All. Ay, nako. Amen? Kaya marami po dyan nagkakamali because hindi dinidiscuss. Okay? Next. Move. Okay? Ang statement lagi are one, one flesh. Okay? Note, God Elohim has their individuality and distinction. Ha? Tandaan nyo. Si God Elohim, na tatlo na yan, mayroon silang individuality. Kaya pag sinabing God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, it talks about their individuality. Amen? It talks about their distinction. It talks about their difference. It talks about their division. Come on! God the Father, in their individuality, they have different level of position. Tatanda nyo, mataas talaga ang God the Father kaysa Son. Sabi ng iglesia sa akin, iba, ng Jehovah pala, kasi may maliit, may malaki. Sa kanila na Diyos. Oh, sabi niya, edi, kung may God the Son, may God the Father, edi mas mababa yung God the Son. Natural. Natural yun. Ang tatay ko, mas mataas sa akin talaga. Mas mababa ako. Pero mga anak ko, mas mababa sa akin. Ako tatay eh. Natural yun. Ano naman? Amen. Pero balik ko sa iyo, bilang tao, as a human being, pantay ba kami o hindi?
He's not talking of Father or Son. He's talking of human. Sa pagka-human. Pantay ba kami ng tatay ko? Hindi. Pantay. We are just sinners. At nasaib, we are just sinners saved by grace. Amen? Ang tatay talaga mataas kaysa anak. When it comes to responsibility at saka tungkulin. Ang God the Father ang nag-send eh. Mataas siya talaga. Inutusan niya eh. Amen? Ang anak naman masunurin. Sumunod. Ganun naman talaga ang trabaho ng anak. Tagasunod. Amen? Anong mali doon? Hindi mali yan eh. Pero tanong, in their divinity, pantay, hindi. Parang katulad rin, tatay, anak, sa pagka-humanity, sa pagkatao, pantay, hindi. Pantay tayo lahat. Human tayo eh. Now, ganun din sa Diyos. Sa pagka-Diyos, pantay, hindi. Pantay yan. Lahat ng attributes, basahin ninyong attributes of the divinity, pari-pariho yan. Pari-pariho. Na ano? Na sila po ay in existence individually, pantay yan. Pariho. Amen? Sa individuality, hindi pantay. Pero sa divinity, pantay. Amen? Yun ang hindi naunawa ng marami. Kinukomplicate, sinasamot-samot. Okay. Now, but as God, all of them are in the same level of what? Attributes. Okay? God the Son. God the Holy Spirit. Okay. Yan po ang kanilang characteristic. At yan po ay level in his in their divinity, sa kanilang kadyusan. Okay? Katulad din natin na magkapantay tayo kahit iba't iba ang level natin ng posisyon at katauhan. Pantay-pantay tayo, pari-pariho tayo when it comes to ating humanity. Amen? Ngayon, punta na tayo. The 7. Ephesians chapter 4, 6, 3 to 7, 3 to 6. Yan po talking about there is one Father, one Lord. Sige, basahin nga natin. Pakibasa. Okay, verse 4. One Lord, one faith, one baptism, one God, and the Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Mapansin nyo? Lahat po ng one dyan, pertain it dyan sa divinity. I-explain natin yan. Ituturo ko yan. Matagal na naman. Bakit po? Ang keyword dyan, may one Father, may one Lord Jesus, at may one Holy Spirit. Kung yan, ang tatlong yan, that is the keyword na lahat pong nandyan, yung one baptism dyan, is not water baptism. Okay? Yung one body dyan, hindi yan body na church, kundi flesh and bone body of the Lord Jesus Christ. Amen? Okay? At one faith dyan is the faith of the Lord Jesus Christ. Hindi faith natin. Okay? Kaya maraming studies ho yan, mga kapatid. At kailanman tama yan because that is the seven ones of God. Sunod yan, the number of completeness or perfection. Ilan? Number 7 is the number of perfection. Amen, amen, amen. Aha. Ano pa? Mayroong 7 vials, mayroong 7 trumpets, mayroong sa tribulation 'yan. Okay? Mayroong 7 fall of Satan. Hello. Akala natin isa lang po, hindi po 7 'yan kung paano bumagsak si Satan. Nandiyan 'yan, stated 'yan. Okay? Ang dami po, dami. Kaya we praise the Lord for all of this knowledge na ibinigay sa atin. Ang gawin lang natin, dahan-dahan nating i-observe. Amen? Ina-illustrate ko lagi ito sa Bible study namin, sa mga baguhan na. Alam nyo, the study of Bible is this. Hindi mo pwedeng
ang isang planggang kanin ay isubo mo minsan lang. Di mo maubos yun. Amen? Anong gagawin mo? Kumuha ka ng plato or pinggan. Tapos ang gagawin mo, kumuha ka lang ng konting kanin, konting ulam, kaya lang, tapos kainin. Amen? Kung kulang pa, kumuha uli. Amen? Dagdagan pa, hanggang mabusog. Pagkatapos niyan, tapos na. Sunod na araw, ganun na naman uli. Sa pag-aaral ng Bible ay ganun din. It is slowly digesting everything. Ngayon, doon pa lang tayo sa number of God. Amen? The number of God, the proper number is plural, in plural form, and that is God Elohim, that is three. God, okay, in unity. Burahin na natin sa isipan natin yung one God manifested in three. Because that is the old common knowledge and nature na hindi pinag-aralan ng mga pastor. Kung di tinanggap na lang. Dahil hindi clear up sa Bible kung ano ang difference ng three at ano ang difference ng one. Tama hindi? Kaya pag nakita ninyo yan, ay, mali pala yung una. Ang tawag ko dyan sa paniwalang ganyan, one God manifested in three is this, traditional Trinitarianism. That was just accepted by all according to their book, according to the teaching of all of those, pero hindi nila inaral yung Bible mismo. Kaya lagi kong mga pastor, pag sabing, mali yung paniwala mo na yan eh. Hindi. Paano kung maging mali yan? Yung turo ng Bible. Ipakita nyo sa akin yung verse na sinasabing, one God manifested in three. Nasaan? Tapos iku-quote yung 1 John 5:7. Sige nga, basahin nga natin. Nasaan yung one God manifested in three dyan? Three yan dyan. Laging three ang umpisa. Three in unity yan. Hindi yan one God manifested in three. Wala eh. Mali yung verse na ginamit nyo. Maghanap kayo ng iba. Wala nang mahanap. Kung one God yan, monotheism yan, wrong teaching yan, wrong belief yan. Hello? Eh, maraming Baptist ganyan eh. Nung nagpunta ako sa Mountain View, yun na naman ang narinig ko. Tayo naniniwala, there is only one God manifested in three. Naku naman. Kaso lang, siyempre, ayaw natin manggulo dun eh. Kung yan ang paniwala mo, sobe eh. Paniwala ng lahat yan, pati ng Katoliko. Alam niyo, yung Katoliko, walang tamang doktrina dyan. Lahat yan mali. E bakit tatama pa sila sa paniniwala tungkol sa kadyusan? Naman. Di paniwala, sasabihin niyan, di paniwala niyo, one God manifested, pareho lang paniwala namin, ang pagkakaiba natin. Tapos, babanatan doon sa, lahat naman tayo naniniwala sa isang Diyos. Ikaw din, oo nga, anong oo nga? Hindi ako naniniwala sa isang Diyos. Naniniwala ako, tatlo sila na nagkakaisa. Yun ang tama sa Bible. Amen? And since we know that the Lord is the one that will judge and will be the one that will be basing all of our beliefs in the scriptures, dapat tumama tayo sa paniwala natin sa kadyusan. Amen? Bakit po? Pag hindi tayo tumama, di magiging calls din tayo sa pagkadyusan pa lang, mali ng paniwala natin. We don't do that. Amen? Romans, tama ba yun? Romans 20 and verse number 22, tingnan nga, hindi, Acts. Can I have that verse? 20:21 ba na? Eto, tingnan nyo ito. Testifying both to the Jews and to the Greeks, repentance, what? Toward God. And faith toward the Lord Jesus Christ. Una muna. Talakayin natin. Ano yung faith toward the Lord Jesus? Di ba yung time na tumanggap tayo? Tama? At tayo nagput ng ating trust and faith to the Lord Jesus Christ who died, that is the gospel, who died on the cross for the remission of our sins. Amen? Amen? Tingnan nyo. Pero bago yan, mayroong unang sinabi. Anong unang sinabi?
Repentance toward God. Pastor, bakit repentance toward God? Maniwala kayo. Kasi ang mga tao, ang unang beliefs is about God. Wrong beliefs. Yung iba, naniniwala na ang Diyos kahoy. Hello? Amen? Naniniwala ang karamihan na ang Diyos ay Diyos-Diyosan. Come on! Kasi sabi niya, ang una mong i-repent, hindi lang repentance of your sin, but repentance about God. Magbago ka ng paniniwala mo tungkol sa kadiyosan. Na ang Diyos ay ano? My God the Father, my God the Son, my God the Holy Spirit. Hello? Amen? Yun ang sinabi, repentance toward God. Iayos mo ang paniniwala nyo tungkol sa divinity. Dahil pag hindi mo inayos yan, paano ka makabilib on the Lord Jesus? Halimbawa, si Jesus Christ, tinuro ng isang reliyon, tao yamo, tao lang siya. Paniwalaan mo ba yan? Di mali ka. Bakit po hindi siya tao lang, nagkatawang tao? Amen? At dahil dyan, dapat magsisi ka. Kaya ang iglesia ni Kristo, hindi maligtas, pa hindi niya pagsisisihan na siya naniwala na si Jesus Christ tao lang. Dapat paniwalaan niya si Jesus Christ bago nagkatawang tao. Diyos muna. At yun ang magre-redeem sa kanyang kasalanan. Amen. Kaya ang una, repentance toward God. Eh, yung Jehovah, ang sabi, ang Diyos ay God the Father lang. Ang God the Son, maliit lang. Almighty lang yan. Ang God the Holy Spirit, hindi Diyos yan. Puwersa lang yan. O, edi mali na naman. Amen. And because of that, marami ang napapahamak dahil doon pa lang sa repentance toward God. Mali na. Amen? Then, ang kasunod, faith toward the Lord Jesus Christ. Nandyan, nandito sa atin yung tama, mga kapatid. Kaya dapat lang ating panindigan yan. Amen? Acts 20:21, tubag niyong kakaligtaan. Amen? As I close, okay, balik tayo doon. The true knowledge and understanding about God, Elohim, will play, note that, an important role in creation. Salvation. Tingnan nyo yan. And in the ages to come. Tandaan nyo, ang totoong karunungan at pagkaunawa sa God Elohim, siyang magbibigay ng importanteng rule para ang creation mo tama. Hindi galing kay sa Big Bang Theory. Para ang salvation tama. Amen. Para ang ating ages to come or prophetic studies tama. As God's order and system, it must be noted and followed closely. Iko-close ko dyan, mga kapatid, ngayong umaga, na kung nais natin ang lahat ay tama, ipapattern natin sa triune God. Because they were the one who created us. They were the one who create. They were the one who plan. And they were the one who will be we are facing in the future and in eternity. Amen ba? Mga kapatid, sa kanila lahat yun eh. Kaya sundan lang natin. Let's all stand up, mga kapatid. 1 Corinthians 15:58 ay ito ang sabi as I close. Therefore, my beloved brethren, be steadfast. Wag manglupay-pay. Unmovable. Always abounding in the work of the Lord. Why? For as much as you know that your labor, your sacrifices, your services, your working and your involvement in the ministry of our church, in the ministry of the Lord, sabi niya, you, for as much as you know that your labor will not be in vain. Katulad ng kinanta ng choir kanina, well done, thou good and faithful. So that is my desire sa ating church. We may be small church. We may not be popular.
We just do our very best. But naintindihan natin, mga kapatid, na tama. Nandito tayo sa tama. Pag-ibayuhin natin ang paglilingkod natin. Will you bow your head? Close your eyes. And I want our musician to play. Ngayon na nalaman natin ito. Will you be faithful? We'll be facing the throne. We'll not be facing the court. We'll be facing the throne of the Lord. And there we will give an account of everything that we do. Kapatid ko, hindi kayo tatayo sa harapan ko. Ako tatayo sa harapan ng Panginoon. Kayo din tatayo doon. Shall we be faithful and say, Lord, tulungan mo po ako na patuloy akong matapat paglingkod sa iyo. Na hindi ko antalayan anumang mga sitwasyon, but ako'y magiging matapat. Dahil yun ang sinabi mo, well done, thou good and faithful servant. If the Lord has spoken to your heart, nakita niyo ang tamang teaching, will you come and say, Lord, iti-treasure ko ito. Dito sa altar, you just pray, Lord, please help me. Lord, marami pong pagsubok, but hindi ho ako titigil sa paglilingkod. Well, I know I have the right perspective. I have the right teaching. I have the right word. I have the right guidance from the Word of God. Lord, tulungan niyo po ako. Patawad po kung may kakulangan. Patawarin niyo po kami sa aming kamalian. Yun lang naman po eh. With humility, we'll just ask the Lord to help us. Manifix ng Panginoon. Heavenly Father, Lord, I pray that you continually show your mercy to Conception Bible Baptist Church. Help us, Lord, to recognize the importance of serving you. Because what is life without service? What is the life of salvation without sharing it? Panginoon, marami na pong nagdaan ng mga panahon. Marami na pong sayang ng mga panahon. Nawawag na kaming magdagdag ng panahon pang nasayang ahead because hindi na po babalik ang mga panahong sinayang namin. Kailangan magsumigi kami ngayon. Kailangan magtrabaho kami ngayon with the right purpose, with the right motive. Dahil, Panginoon, what you are valuing so much is not only our presence, is not only our talent, but what you value so much, Lord, is our heart, our intention, our heart's desire. Hanggat hindi tao sa puso, hindi magiging granted na maayos. Kaya, Lord, give us the right spirit. Give us the right heart, Lord, and help us, Lord, to be a person that helps and do the work genuinely and actively. Dalangin ko na yan ang gagawin niyo sa Conception Bible Baptist Church. Lahat ng mga young people at lahat po ng adult, pagpalain ninyo. We expect that blessings will just come. Bless all of us. Bless the work of our hands and guide us always. We claim victory and a success in Jesus' name. Most of all, we give all the glory. We give all the honor in Jesus' name. Kaya inihiling, amen and amen. Salamat po. You may be seated. Thank you.